Guys, breakfast and lunch ko ito. 11 AM na. Ngaon ta. Sudan ako ay inato lang. Pritong galunggong. Ginisang sayuti. Pitaiser na ako ay piniritong ginamos isda. Gutom na ko. Pinaluan ko ito ng mga limang sili para maging spicy konti ang ginisang sayote. Tuan pa siya. Crunchy. Yung napanood niyo ba yung motor tinibongbong sa Las Marinas, Cavite kahapon papuntang General Trias? Ang kapansin-pansin doon ay nandoon si Karen Abila. Karen, itong host na ito, hindi pala Abila. Dabila. Sa sasakyan ni Bongbong Marcos at kasama siya sa motorcade. Ano ito? Nag-isip ako kung namumulitika na ba siya, na kasama siya, hindi naman siya politiko. Baka naman nagka-cover lang siya ng motorcade ni Bongbong dahil may sa programa nila. So mas mataas ang probability na nagka-cover lang siya. Kasi itong TV host na ito, kilala itong sa personal na aspeto ng buhay niya, ang nakikita sa kanya, critic siya ni Bongbong Marcos. At pro-linis siya. So, yung point dito, nandun siya dahil ginawa nila ang trabaho niya. Pero may agony ito on her part. Kasi agay sa Bongbong. Pero nakita na dalawang mata niya. Itong paano tinangkilig si Bongbong ng mga nadadaan ng tao sa kalsada. Umihiyaw, tumatalon, sumisigaw. Sa dalawang mata niya mismo, nataksihan niya. Na walang drama. Yung tao lumabas sa kalsada, gusto nila makita si Bongbong Marcos. Hindi matagal-tagal din ako tumira sa Cavite noon eh. Kilala ko mga Cavite niyo. Ugali ng mga Cavite niyo, kilala ko yan.
Buti nga, may pagkaunawaan na sa Cavite ngayon. Dati medyo wala pa. Magulo pa sila. Ngayon ay sa tingin ko nagkasundo na yung mga Remulla at Rebilla. Pamilya Marixi ay malaking impluensya rin niya sa Cavite. Tahimik lang ngayon. Tampon ko eh. Kung nakikita ko, sulit ang Cavite ngayon. Balik tayo kay Karin Davila. Ilagay natin ang sarili natin sa sarili ni Karin. Ito si Kanibongbo at ang pamilya niya. Ngayon, ang challenge sa iyo, sa trabaho, gumawa ka ng dokumentary, i-cover mo si Bungbong. Ngayon, may hindi ka inaasahang nakita. Na good thing kay Bungbong na totoo. Umihiyaw ang mga tao. Naturally, sa loob mo, hindi ka masaya. Huwag na tayo maging plastic pa. Hindi ka maging masaya. Kaya na. Iwan ko ba? Bakit siya galit kay Bungbong? Hindi naman siya inaano. Bali naman, hindi naman siya politiko. Ang kuruman lamang siya ng isang programa ng ABS-CBN. Hindi naman siya inaano ni Bungbong. Itong sayote na to guys, medyo crispy siya. Yun ang gusto ko sa sayote. Ang tanong, ano maging outcome ng pagsama ni Karin sa Mutok kay Dibongbong kahapon? A. Magbago ba ang pananaw ni Karin? Mag-BBM na ba si Karin? B. O mas lalong maging critic si Karin? Yan ang abangan natin guys. Ano maging epekto ng kanyang pagsama sa motorcade kahapon? Another point.
Pinilaban. Nag-desisyon na. Indulso nila si Bongbong Marcos. Ako, my point. Dahil nagbabasa ako ng takbo ng ating politika. Yun pala, mahulaan ko na yun. Dahil Bongbong Marcos, walang sinag-asaan yan sa ni isa sa PDP Laban. Wala naman. Si Inday Sara gustong adaptin ng PDP Laban pero hindi nagpa-adapt. At katandim siya ni Bongbong Marcos ngayon. So, PDP Laban, susuporta yan kay Inday Sara. Dahil kay Pangulong Duterte. Expected ko na mangyari. At si Pangulong Duterte, pordilita-dita, hindi pa magsasalita yan. At isipin niya, ang sabi niya, if the party speak, siya, isa lang din siya sa membro sa party, partido. Pero bandang huli magsasalita yan. Di pa ngayon. Alangan man doon niya kung sino-sino dyan. Ang anak niya tandem ni BBM. Kung ano-anong mga haka-haka ang gawin nilang dahilan. Kuno-kuno. Hulaan nila. Si Isko yung doso ni BBM ni Pangulong Duterte. Ito na berapin. Hulaan ko na. Sa personal ni Pangulong Duterte, wala sa tumatakbo ang gusto niya maging presidente. Kaya pinatakbo si Bonggoy. Pero kailangan niya mamili. Since wala sa mga kandidato ngayon ang personal na gusto nila. Pero ang anak niya ay katandem ni Bongbong Marcos. Take note,
Pagdating sa politika, ang anak o ang ama, mag-complement sila each other. They are the extension of each other. Walang magawa sa Pangulong Duterte kundi piliin si Bongbong Marcos na katandem ng anak niya. Hindi sa sariling, kung hindi man sa sariling desisyon niya, kagustuhan niya, yan ay dahil sa impluwensya sa kanya ng kanyang mga anak. Ng anak ni Pangulong Duterte, politiko na rin. Noon pa. Sinusuportaan nila Bongbong Marcos. Mga anak ni Pangulong Duterte ang mag-impubluin siya kay Pangulong Duterte para suportaan ang tandem, unity team ni Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. Hanggang dito lang muna ang ating usapan, mga kapatid. Oh, ubos na yung aking ulam. Tama na. Usog na. Hanggang sa muli, sabayan nyo ako, samahan nyo ako, at gusto ko mag-comment kayo, i-gauge nyo kung tama ba ang sinasabi ko, para alam ko. Gagalang ko naman yung mga opinion nyo. Don't forget to subscribe and like and comment. Para naman po, prangawan nyo na. Ay, hindi naman kayo naawa sa akin, okay lang. Outlet ko lang ito. So, dito lang muna ako ngayon. Bye-bye!